Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng giniling with sayote. Sobrang easy lang nitong gawin and alam ko na magugustuhan nyo. So, hiwain lang natin ang lahat ng ingredients. Katulad nitong sayote, hinugasan ko na to at hiniwa ko yung pinakaulo niya tapos paikot-ikutin nyo hanggang sa mawala yung dagta. Gawin nyo lang to sa lahat ng ating sayote. Ngayon, babalatan na natin ang sayote. Hiwain lang natin ng halves and tanggalin natin yung buto, yung white part dun. Ayan yung white part kasi yan yung buto. Slice nyo lang ulit sa kalahati and i-chop nyo na ng dice. Repeat the process hanggang maubos natin lahat ng sayote. Pwede rin kayo maglagay ng patatas kung gusto nyo. At eto na nga ang nagmamaganda kong pechay. So dahil lanta na siya, dapat kasi ilalagay ko to sa nilaga pero naubusan ako ng ibang ingredients. So lagay ko na lang dito sa aking giniling. Pwede naman kahit anong gulay yung gusto nyong ilagay. Hiwain na din natin yung sibuyas. Hindi na ako maglalagay ng bawang dahil wala naman. Ubus na. So, ayan. Kung ano lang yung talaga nandito sa bahay, yun lang yung gagamitin ko. So, tara na guys. Umpisahan na natin ang pagluluto. Yan naman po ang ating nagmamagandang kawali. Sobrang gigil na gigil yata yung kapatid ko nung binabrush to. So ayan, naglagay na nga ako ng oil. Ilalagay na din natin yung sibuyas. Kung meron kayong bawang, i-add nyo na din. Lagay na din natin yung ating giniling. Again, yung ano nga po pala, yung exact measurements matatagpuan nyo sa description box below. Lutuin nyo lang yung giniling about 5 minutes. And then, ilagay na po natin yung sayote. Gisahin lang din natin for 3 minutes. Lagay nyo na din yung pampalasa katulad ng paminta or asin or patis kung ano yung gusto nyong ilagay. Tapos adjust nyo na lang mamaya. Kung okay na sa inyo yung alat niya. Maglagay din tayo ng tubig. And intayin lang natin to kumulo. Ayan guys, lagay na din tayo ng tomato sauce. Add na din tayo ng ketchup. Okay lang, skip nyo yung process na to. Pero gusto ko kasi siya, nagbibigay siya ng ibang flavor. Diba, matamis din. Isimmer nyo lang guys, sa mahinang apoy. Hanggang sa lumambot yung ating sayote. Ayan, malambot na yung sayote natin. Ilalagay ko na yung pechay. And hayaan ko ulit siyang maluto. Gusto ko kasi malambot talaga yung gulay kasi di ako masyadong mahilig. So, simmer nyo lang siya. Hinaan nyo lang yung apoy para hindi siya masunog. At kapag ready na to, ipapakita ko sa inyo. See you in a bit, guys!
Ayan, ready na po ang ating giniling with sayote. Sana itry nyo and super easy lang gawin at napakasarap. Thank you for watching and see you again on my next video. Please don't forget to subscribe and comment down below kung ano pa yung gusto nyong makita.